sa akin nang mabihag mo. Para bang ayoko nang kumawala sa titig mo. Liligaya ka sa sakit ng iyong pangakakatawa. Mamahalin kita, walang iba kundi ikaw. Kung sakaling maging tayo, paliligaw ko'y di magbabago sa'yo. Kulang ibibigay ang puso. Totoo palang nabubula kapag inlang. Simula nang masilayan ka, wala na kong nakikita kung di ikaw. Kung di ikaw. Tara na aking prinsesa, simulan na ang eksena. Tayo ang bida, ako ang iyong leading man. At ang pinakamagandang leading lady sa balat ng mundo. Kanino pa ba ko titingin, walang iba kundi sa'yo. Liligaya ka sa sakit ng iyong pangakakatawa. Mamahalin kita, walang iba kundi ikaw. Kung sakaling maging tayo, paliligaw ko'y di magbabago sa'yo. Wala na kong nakikita kung di ka. Kung di ka. Kung di ka. Hello, magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakatutok sa atin all over the world. Agad-agad napanood nga po natin ang very very cute at talaga nga namang nakakapagpakilig sa atin na lyric video ni Seth Pedelin. Kaya naman, kamustahin at chikahin na natin siya for today's episode. Hi Seth! Hi, DJ Jai! Hello po sa inyo lahat. Magandang araw. Hello, good afternoon sa iyo. Ayan, welcome dito sa Hotspot. Huling kita natin sa All-Star Games pa. Live na live. Ngayon, virtual ulit tayo. Oo, how are you? Okay naman. Masaya. Tapos, okay. Masaya ako ngayon. Kalmado, no? Kalmado? Mm-hmm. Yes, oo. Ikwento mo naman sa amin kasi syempre kanina sa opening natin, ipinakita natin sa mga kapamilya viewers natin ang lyric video nga ng iyong napaka pang-pa-good vibes lang na naawitin ha, 'di ba? Ito yung Kundi Ikaw. Ayan. Anong kwento sa likod nito? Yung Kundi Ikaw is para siyang yung typical na harana song. Ang tema niya is harana, pangharana siya. Tapos, ayun, tungkol siya sa isang lalaki na naharana ng babae and then yung magulang ng babae is ayaw, tutol, parang may doubt pa yung magulang ng babae sa lalaki. Yan, hanggang sa patuloy lang siya, pinapatunayan niya lang sa magulang dun sa babae na mahal talaga kita. Ganun. Sabog, kailangan talagang patunayan na mahal talaga kita. In fact, sana all pinapatunayan. Oo, di ba? Anong gusto mong maramdaman ng mga kapamilya listeners natin kapag ka pinapakinggan nila to? Gusto kong maramdaman nila yung parang bumalik sila dun sa dating mga tugtog. Yung mga way back 2010. Yung mga OTM. Ganon. Ano ba? Oo. Para kasi siyang ano eh, para siyang medyo may pagkaano siya. Yung mga parokya ni Edgar. Ganon, may pagka
ano ba yung team? Mga Silent Sanctuary yung team niya. Mga ganun. So, yung mga ganung tugtugan dati, gusto ko maramdaman nila yung parang nandun ulit sila dun sa era na yon. And then, syempre, gusto ko maramdaman nila yung kilig. Kilig dun sa kanta. And yung saya. Kaya na may kanta ako. Sana matuwa sila. Kore, kasi parang ako ang huli ko pang natatandaan na inawit mo na favorite ko talaga yung kahit na anong sabihin nila. Lagi kong piniplay talaga yan sa sasakyan kapag nagda-drive ako. Kasi parang feeling ko nung una yun yung kanta ng buhay ko, pero hindi pala. Sorry. Pero hindi pala yun. Oh, hindi pala yun talaga yung kanta ng ano, ng tinitibok ng puso ko. Sabi sa lyrics ng song mo, Seth, totoo pa lang, nabubulag pag in love. Simula anong masilayan ka, wala na akong ibang nakikita kundi ikaw. Ikaw ba? Do you agree sa lyrics ko? Yeah. Kasi pag na-in love ka, ako, naranasan ko na rin yan na nabulag. Ay. Pag mahal. Ay. Naranasan ko na rin yan mabulag kapag... Kanino ba? Ba't di natin pangalanan na lang para maayos? Charis. Charis. Oo, naranasan mong mabulag kapag in love. Tapos... Totoo yun. Kasi sa sobrang mahal mo yung tao, siya lang makikita mo. Siya lang. And sobra kang mabubulag. Wala kang ibang makikita kundi siya lang talaga. Kasi mahal na mahal mo siya. Ganun siya. Siya ang pinakamaganda. Siya ang pinakamabait. Against all odds. Siya pa rin. Ganun. Tapos wala. Wala kang makikita. As in, parang may yung sa kabayo, yung meron dito. Kapahoho. So, yun. Siya lang talaga nakapokus. Correct. Totoo yun. Sarap talagang ma-in-love, no? Pagkwento-kwentuhan lang. Oo, pagkwento-kwentuhan lang. Oo. Pero pag nandun na, sa totoong buhay naman talaga, hindi naman talaga puro ano eh, puro kilig at puro saya at tawa. Kasi pag ganun na, dun mo na marirealize na, ay, ganito palang feeling ng ano, no, nagmamahal. Masakit pala talaga siya, pero masaya siya. Wow. Diba din naman, no? Kapag ikaw, Seth, in a relationship ka, how will you describe yourself as a partner, as a boyfriend? Paano ka? Ah, siguro, paano ba? Ako yung totoo lang. Totoo lang. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Kasi marami tayong natutunan sa mga... past experiences. Ah, ito. Sa ngayon, siguro, totoo lang. Kailangan lang maging totoo. Tsaka kailangan lang yung... Hindi, pag... Ano na... Tag dito. Fair lang. Saka, ibibigay ko lahat. Iintindihin ko lahat. Lalo na sa side niya, iintindihin ko lahat. Yan. And, araw-araw mamahalin. Ang taray, parang martir-martiran ka din, no? Iintindihin mo lahat, diba? Minsan, kahit ang hirap ng intindihin, may ganyan palang iintindin lahat. Baka chika-chika lang yan, ha? Truly ba yan? Chika-chika, ha? Totoo yun. Correct. Eh, anong say mo pag kunyari, di ba yan? Kasi about love naman, about being you as a boyfriend or as a partner. Anong say mo dun sa mga, di ba maraming mga napapahashag sana all? Maraming napapasabi din naman sa social media na parang ang mga boys, ganito, ganyan. Laging nasisisi ang lalaki pag sa mga breakups sa relationship dahil nag-cheat, dahil may ginawang hindi maganda. Anong comment ni Seth Fedelin siya? What's your POV, point of view, sa mga ganong nakikita mo? Siguro na parang laging nasisisi, guys, di ba? Okay. Siguro laging nasisisi yung mga lalaki. paano ba? Siguro... Doon, magbase tayo muna doon sa side na hindi natin alam yung storya. Siguro may mali talaga. Siguro naman tama yung sinasabi ng nag-cute na yun. Siguro may mali. At doon din naman tayo sa dalawang tao lang kasi yan. Ikaw at saka yung partner mo. Yung sa mga nag-tweet, wari broken sila. Ito, dalawang tao lang yung pwedeng maging sila habang nag-tweet sila. It's either maging honest sila sa sarili nila o maghanap lang sila ng simpatsya ng tao. Dalawa lang yan.
So, yun lang. Kailangan lang, basta in the end, kailangan lang maging totoo, sa kailangan lang maging maayos lang talaga. Okay. Which feeling walang, ko walang mali. Walang mali dun sa naghahanap ng simpatsa at nagiging totoo. Kasi syempre mali mo, wala silang mapaglabasan. Ganon. So, kailangan lang talagang, ano, tawag dito, kailangan dun lang tayo sa side na totoo tayo sa sarili natin. Kasi pwede rin naman DJ na tawag dito na meron kasi mga tao na tawag dito. Merong mga tao na talagang nasaktan. Talagang nasaktan. Pero gaya po ng sinabi mo, hindi mailabas. Hindi mailabas ng tao yung nararamdaman niya. Kasi ayaw niyang ayaw niyang tawag dito, ayaw niya ng tawag dito. Baka mamaya matake na bad. Mag-duel pa dun sa kalungkutan. Ganon. Tapos matake na bad ng tao yung mga sasabihin na ganon. So, mas inaano nilang manahimik. Tapos pag nagsalita siya, sasabihin na naman, ganito. Ganyan. So, okay lang yun. Mag-rant kayo sa Twitter, okay lang yun. Ganon. Kung nasasaktan kayo, okay lang yun. Basta yung mga taong nakakabasa na lang yung tweet, wag manahimik na lang, wag nang gatungan, lalo na di naman alam ang pangyayari. Igil lang. Ang gigil ka dun sa part na yun. Ikaw, anong naging learnings mo sa yung mga past relationship, sa mga past na mga eksena, when it comes to love, na natutunan mo at feeling mo pagka shinare mo sa mga makakapakinig sa atin at makakapanood, eh may mapupulot din silang aral. Siguro yung ano, magtira sa sarili. Magtira lang sa sarili. Tapos, kapag napapansin mo naman talagang mali, yun lang. Wag ka lang din naman mag, andito. Kapag nasaktan ka, wag in favor of you palagi sa sarili mo. Kailangan in favor of us dapat. Yung magiging solution mo, magiging sabihin mo, kailangan in favor of our relationship palagi na nasa isip mo. Hindi din palaging nararamdaman mo, palaging nararamdaman ko, gano'n. Kailangan tayong dalawa, kasi tayo to. Paano natin masusolusyonan to ng tayong dalawa? Gano'n. Magtira sa sarili. Kasi mahirap na, baka pag sa uli, nagbigay ka, ubos na. Hihirap naman. Pero iniisip ko, ang ganda ng sagot mo, no, yung kailangan, hindi pwedeng kapag feeling mo ikaw lang yung in pain, ikaw lang yung magdamdam dapat. Kailangan both of you. Parehas yung pinagdadaanan. Pero siguro depende sa sitwasyon, di ba? Depende siguro sa kung ano yung nagawa ng isang tao. Pero ang gandang advice nun, ha, na regardless, di ba? Kung ano man yung nagawa. Pero dapat pala, hindi lang dahil nasaktan ka, ikaw dapat lagi yung nakapabor. Kailangan mo ring maramdaman kung ano yung nararamdaman ng partner mo para hindi kayo magkagulo. Sana, ang tawag dito, kumari, yun na, may nagawang, depende sa nagawang part, nagawang kasalanan ng isang partner mo, hindi lang naman din isipin, nakagawa ng kasalanan, hindi naman pwedeng, may mga times na isipin mo rin ako. Depende pa rin sa nagawa at sa dahilan kung bakit nasaktan mo yung partner mo. Siguro about doon, doon kailangan mo talaga mag-effort. Kung mahal mo yung tao, kailangan mo muna siyang ilagay sa trono. Bumaba ka muna sa trono mo. Kailangan ilagay mo siya sa trono mag-isa at gawin mo na yung effort na pagmamahal para sa akin. Gano'n. Totoo. Kung babaan lang, respeto. Tama. Wala nang respeto. Sana, ano. Tama. Wala na yon. Iba na yon. Sana, ano, nakausap kita bago nangyari ang hiwalayan natin. Sorry. Sana pakinggan ko yung mga. Hindi yung ngayon mo sinasabi yan. Tapos na. Chika. Pero Seth, gusto ko malaman na ang tari naman, parang pagdating sa ganyan, parang bihasang bihasa ka naman, para namang
may pinaguhugutan ka ng todo-todo. Grabe natutunan mo dyan, ha. Maiba tayo to, ano, icebreaker. Ano ba yung ideal girl ng isang Seth Kedid? Siguro sa, yung unang tingin muna tayo, siguro... So, physical appearance muna, gano'n? Opo, siguro sa, cute. Cute. Dahil sa, cute, tapos, medyo, basta, parang kasi nga, hindi sa judgmental ka, pero pag nakita mo yung tao, ay, parang, ano to, ah? Parang makulit to ah. Tapos medyo madaldal, maingay. Tapos ang cute niya, ganun. Insakto lang, pero lakas ng dating sa akin, ganun. Siguro sa appeal. Sa appeal ng tao. Pero sa good side, puro yung mga iceberg din sa, tawag dito, sa inner core niya. Siguro yung, tawag dito, the way na magsalita siya. Pero kasi binabasa ko sa ano eh, sa the way na magsalita yung isang tao. Tapos yung marespeto agad sa unang kita. Parang masasense mo, ay marespeto itong babae nito. Ganun. Siguro respeto number one sa akin. At saka ano no, yung ano, first impression. Ah, diba? Kasi pag ano, pag ang hinahanap naman, maganda, ganyan. So, marami naman sexy dyan, daming maganda eh. Diba? Pag hinahanap din sa mga babae naman, pag hinahanap nila, pogi, ganyan, macho, matangkad. Siguro, sa babae at lalaki, kung nanonood nito, siguro, ang tawag dito, ayaw ang salita. Dali na! Dinitin mo pa! Wag na. Siguro, basta mag-ganap lang kayo ng talagang ano, magpapasaya sa inyo. Saka sa tingin nyo, eh, hindi kayo sasaktan. Pero, huwag nyo lahat iasa sa partner nyo. Lahat na kailangan, ganito, ganyan. Kailangan, mahalin mo ako, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Siguro, kailangan din natin ibigay yung best natin. Give and take lang. Ganyan. Taray. Napaka natin, we have a winner, mga kapamilya. Oo, talaga naman parang bihas ang bihas. May bago na po tayong babansagang Dr. Love. Siya na po si Dr. Love. Oo. Uy, eto maiba tayo. Puro tayo pag-ibig. Puro tayo mga hugot-hugot. Oo, dahil dyan sa awitin mo na yan na kundi ikaw, di ba? Congratulations sa lyric and beat, di ba? Dahil nababasa po yung mga tweets ng mga netizens, nakikita ko yung mga feedback nila. Ang chika talaga nila ay parang first time nilang na-enjoy ang ganitong klase ng palabas. Parang very pang-refresh daw siya sa mga napapanood nila. Anong masasabi mo sa naging mainit na pagtanggap ng mga kapamilya viewer? Siyempre, mga kapamilya, gusto ko lang din talagang magpasalamat sa inyo. Dahil nababasa ko rin yung iba ng mga tweet which is nagustuhan nyo, natuwa kayo kasi bago sa paningin natin ngayon, yung mga ganun-ganun yung sinasabi. Maraming salamat po at gusto ko lang din sabihin na 101% binigay namin yung best namin dyan para mabigyan talaga. Kasi parang, parang first time niya sa ganitong platform ata na may ganyang musical. Totoo. Tapos yung musical pa, gawa ni Jonathan Manalo yun, di ba? Yung mga song niya. So talagang 101% ayaw namin madehado, ayaw namin hindi mabigyan ng justice yung lyric and beat talaga. So lahat kami dyan, nagbigay kami ng 101% para sa inyo mga kapamilya. Para mapasaya namin kahit mapasayaw, mapakanta, mapaiyak, mapakilig, mapatawa namin. Totoo. Sa mga hindi pa nakakapanood, tungkol saan ba yung lyric and beat? Ang lyric and beat po is tungkol siya sa youth siya. It's a youth-oriented youth show. And tawag dito, youth-oriented show. Tapos, pag-abot sa pangarap, lahat ng struggle na harapin mo, paano mo aabutin yung pangarap mo. And
pagkakaibigan, kung ano yung paano nyo haharapin din yung problema ng mga kaibigan mo, personal na mga problema ng kaibigan mo, kung hanggang saan masusukat yung pagkakaibigan mo. Gano'n. Antara, hindi ka ba na-pressure? Kasi di ba kasama nyo sila Darren, sina Aces, sina Angela Ken, mga singer sobra. Talaga sila, mga singer sila ganyan. Ikaw, di nakipagsabayan ka ba sa kanila dito sa Lyric and Beat? Opo, talagang ang kantahan. Kantahan sa kasayawan talaga. Binigay ko talaga yung best ko dyan. Talagang, pero sobra akong nahirapan. Siguro sa amin lahat ako yung pinakanahirapan. Sa pagsayaw. Pagsayaw talaga. O kasi sina Aura, dancer din. Opo. Ganon. So, ako talaga yung aminado naman ako sa sarili ko. Ako yung pinakanahirapan. Pero, ginawa ko lahat. Ginawa ko yung best ko. Fairness. Taray naman din talaga. Oo. Napalad ko nga yung vlog nyo eh. Yung, ano yun? Yung Spin the Battle. Nakita ko yung vlog nyo na yun. Yung ginawa nyo with the cast. Aliw na aliw ako. Kasi parang, talaga nga namang, natawagan nyo si Direk Loren, linaten nyo siya, linaten nyo siya na tatanong kung anong ulam, di ba yung okay. Aray, pati daddy ni Darren, tinawagan nyo rin ng bongga, in fairness. Pero syempre, Seth, gusto ko malaman, what's your role dito sa Lyric and Beat? Ako po dun si Beat. Si Beat ay isang may pagka-introvert siya, tapos may talento siya, magaling siya kumanta. Pero nahihiya siyang kumanta sa harap ng maraming tao. Kasi baka mamaya pakakit pala yung boses niya. Wala siyang confidence sa sarili niya. And doon papasok ang Team Werpa, si Lyric, which is si Andrea, at ang buong Team Werpa. Doon siya makakakuha ng lakas, ng loob para kumanta at mapakita yung talento niya sa lahat. Doon po. Tarek. Kinilig pa rin ako, in fairness, nung narinig ko yung binanggit mo yung pangalan ni Blythe. Kinilig pa din naman ako. Kasi naalala ko kanina, bago tayo mag-live, may napanood ako sa TikTok. Hindi ko alam kung napanood mo ba yun. Na yun din sa vlog niya. Na-watch mo ba yun? Sorry nga. Totoo. Hindi ka. Sige. Di ba sabay napanood ako sa TikTok? Sabi ko, oh, in fairness naman. Oh, ito maglaro tayo. Tingnan natin. Oh, I'm sure napanood mo. Huwag mo nga akong nilulok. Okay, sige. Magpalit ka ng background, maglaro tayo. Laruin natin okay. Ang tinatawag nating My Rules Challenge. Diyan sa background mo, may mga category lang tayo na kailangan mong i-discuss kung yan. Ano nga ba ang rules mo for yourself sa mga ganong klase ng bagay. Ang category natin dito, dating rules tayo eh. So, ayan, ikwento mo sa amin, sunod-sunod yan. Ano ang mga dating rules ni Seth Pedelin pagdating sa, una, hanging out? Hang out? Tama? Mm-mm. Siguro, rules ko sa hang out. Siguro, yung tawag dito. Masaya lang. All eyes on me. Kasi baka yung hangout na yan, yung halimbawa pupunta sa kayo dalawa lang, punta kayo sa labas kayo, di ba? Ganyan? Yes, date. Siguro all eyes on me. Kahit sino naman eh. Pag may dumanap po, ugit, may yung mata mo'y medyo kumanan at tumaliwa. Eh. Ay, hindi mo magugustuhan yung ganun? Hindi, pero hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit. Hoy, ang ganda ng marinig yan ha. Tips yan para sa lahat. Hindi yan, kasi syempre aminin natin yan, yung mga lalaki, sasabihin lang nila, sila magagalit, pero sa totoo lang naman talaga, naano rin sila, nairita, di ba? Oo, hindi ko siya away, hindi ako magagalit. Siguro sabihin ko lang, hindi ka napatingin po, di ba? Ganun lang. Pero kasi alam ko sa sarili ko na, tal dito, merong best, may best pa sa akin. Lagi yung naman sa lahat. Yung lagi kong iniisip. Hindi ako yung pinaka-ultimate boy in the world, man in the world. Hindi ako yon. So, hindi, para sa akin, ikaw yon. Pero ako lang talaga yung pinaka-nagmamahal sa kanya. Yun lang yung masasabi ko. Ay, antaray. Yun lang. Sa location, saan mo naman siya dadalin or saan yung pinaka-best para sa'yo? Siguro, kung saan siya masaya.
Lagi ako lagi kasi ako nagtatanong kung saan na gusto pumunta. Ganon. Siguro, depende sa gusto niya talaga. Pero kung ako yung masusunod, siguro, gusto ko siyang dalhin dun sa mga, halimbawa, sa special na lugar para sa akin. Ganon. Siguro, natawa ako dun sa konsensya sa saya. God! Ganon. Depende sa kanya. Di sinabi. Ano yung special na lugar? Siguro sa ano, simple lang. Sa tag dito, halimbawa, tag dito, sa malayo, kumari, punta kami ng beach, Batangas, ganon, Antipolo, magkukotse lang, ganon. Mga ganon, Tagaytay, ganon. Baguio. At saka yung ano, yun siguro yung kaming dalawa lang. Totoo. Walang mga ano, no? Mm-hmm. Suwari-wap, ganyan. Suwari. Yun. Sa password. Password? Oo. Sa password, ne, ayaw ko niyan. Kasi aminin natin diyan nag-aaway palagi. Yep. Kasi meron tayong mga personal life natin. Halimbawa, ako, meron ako mga kaibigan na lalaki. Tapos meron kami yung pinag-usapan na tropa lang, lalaki lang. Halimbawa, may GC kami, sikreto ng isang lalaki. Tapos mababasa nung pag-alam ng password nung partner ko, mababasa niya, tapos sabihin niya, uy, ba't ganyan si ano? Baka ikaw rin may ganyan ka. Baka mamaya, tapos doon na mag-aaway. Siguro, no. Saka yung check-check ng cellphone. Hindi ako yung ganong lalaki na check-check ng cellphone. Kasi parang ayokong saktan lang yung sarili ko. Di ba? Kasi baka mamaya merong something na matagal na doon sa cellphone. Tapos nakalimutan lang natanggalin. Siyempre, masasaktan. Ayun, pinag-uusapan nila ng mga kaibigan nila. Tapos masaktan ako. Ganun. So, siguro, trust na lang yung ibibigay. Trust na lang. Actually, yung sasabihin ko talaga, di ba? Bottom line naman yan, di ba? You need to trust your partner. Yeah. Kailangan mong pagkatiwalaan yung partner mo na ikaw lang at kayong dalawa lang may something. Kasi kung una pa lang sa simula, wala ka ng tiwala sa partner mo. Di ba? Parang mahirap yun. Kasi yun yung una nyo dapat ibigayin. Ganun. So, yung password, siguro, no. No. Sa friends, next, dating rules, yung mga friendship, ganyan. Siguro ako kasi, DJ Jai, ano ako eh, tawag dito, gusto ko lang palagi nasa ayos. Saka aminin natin sa isang relasyon talaga, kailangan mo mag-adjust. Kailangan, pag pumasok ko sa isang relasyon, may mga bagay ka na kinasanayang gawin na medyo mawawala kapag nagka-meron ka ng partner. Di ba? Halimbawa, nagka-meron ako ng partner, tapos ako, gimmick pa rin ako ng gimmick. Ganyan, gabi-gabi, nasa labas ako. Siguro hindi naman natama yun. Totoo. Diba? So, kailangan mawala eh. At siyempre, tatanong, siguro sa may mga partner dyan, huwag nyo munang, wala tayong karapatan na tanggalin lahat. Wala tayong karapatan na tanggalin sa buhay ng partner natin yung isang tao, isang ginagawa niya. Siguro pag sobrang sama lang talaga. Pag sobrang sama at di nakakabuti para sa kanya, yun lang lagi natin iisipin. Halimbawa, yung friends na yan, meron siya mga barkada na hindi nakakabuti para sa kanya. Diba, iiwas siguro, siya doon. Kakausapin mo lang siya na, oy, ganito napapansin ko sa mga kabarkada mo yan. Ganito, ganyan. Pwede bang minsan, hindi ko, kahit kausapin niya, okay lang. Pero yung sabihin natin, kukunin ka, iuwi ka sa inyo ng alas dos na madaling araw, siguro no. Siguro hindi. Saka, sabi ko sa kanya, kailangan mong, basta pag mali, pag may napapansin ako mali, sasabihan ko na, oops, medyo distancing ka dyan, social distancing ka, kasi mahirap na, ganyan. Kasi, alam naman natin na isa rin ang friends sa pinag-aawayan ng mga partner.
Alam din naman natin yan. So, kailangan lang as partner, mag-usap lang. Siguro yun nga, ang baseline kasi ng isang relationship is yung trust. Really? Yun. So, kung baka kahit anong gawin mo, oy, sasama ko dito sa mga friends na to, ha. Ako, sige, okay. Kahit di ko nasabihin, uuwi siya before 10. So, papayagan kita kasi alam mo yung sarili, hindi ko na kailangan ipaalala sa iyo na, oy, di ba sinabi ko sa iyo na dumistansya ka dyan sa mga kaibigan na yan. Saka isipin din natin, yung sa mga partner na hindi natin pwede, wala tayong karapatan magtanggal sa buhay ng partner natin na tag dito. Siguro, parang ano na yun eh, manipulative. Huwag tayong dumating sa point na magiging manipulative na tayo, maging territorial na tayo. Siguro wag. Hayaan natin. Kasi still, hindi naman all the time, hindi naman pwede yung buhay ng partner natin mag-focus lang sa atin. True. Hindi naman ganun. Siguro yung kaibigan na yan, andyan, pero may limitasyon. Diba? At mayroon mawawala dyan. Halimbawa, ito, worst case, yun nga, may mga kaibigan tayo na nasisense ng partner natin na ito, totoo lang ako, medyo BI. Oh, syempre, papasama ba kita doon? Hindi tayo papasama. At sasabihin ko sa iyo na pag sinamahan mo yan, mag-aaway tayo. Yun lang sasabihin ko. At nasa sa kanya na yun, kung re-respetuhin niya ako bilang partner niya. Pag di niya ako nirespeto, eh, mahirap yun. Magkakagulo tayo. Sige, noted lahat yan. Sige. Ganda. Eto, mas matindi ito. Next, dating rules mo sa lying. Sa mga sinungaling, sa mga white lies lang. Basta dapat sa partner mo, hindi ka naglalay. Dapat sabihin mo lahat kasi siya nga yun nandyan for you, di ba? Siguro doon tayo sa bad lies. Number one, X yan sa akin. Super, sa akin din. Ayoko yan. Sobrang X yan sa akin. Kasi yung alam mo na yung totoo, pero no pa rin siya. Correct. No pa rin siya. Siguro X yan sa akin. Ayoko. Pero yung meron tayo, DJJ, yung mga white lies. Diba? Meron na para tayo lang hindi lumala yung eksena. Oo. For, alimbawa, lalo na nung pass. Diba? Pass, ganyan. Tapos nagsinungaling siya, hindi niya naman sinabi sa'yo, ganyan. Siguro, intindihin din natin na siguro kaya hindi niya to sinabi kasi hindi na siya nagmamatter. Correct. At hindi na kailangan pag-usapan. Oo. Siguro doon, depende din sa kasinungaling yung ginawa mo. Kasi meron din naman na, sige, kahit di na nagmamatter yan, pero natatakot ako ba kasi maulit. Diba? Saka, eto guys, maliit na bagay lang yan. Pag nagsinungaling ka sa maliit na bagay, paano pa kaya sa malaki? Totoo. Takot kang malaman yung maliit na bagay, paano pa yung malaking bagay? Totoo. Diba? So, guys, kailangan lang talaga ng totoo. Dahil, ano tawag dito? Pero lahat tayo sinungaling eh. Lahat tayo sinungaling. Walang taong hindi nakakapagsinungaling. Hindi ko alam sa inyo. Ako, hindi ako nakaka-relate. Hindi, I mean, sa buong buhay natin. Hindi, totoo naman. Walang hindi nakapagsinungaling sa mundong to. Pero yun nga, sa isang relasyon, sana subukan natin, itry natin yung sarili. Maging totoo. Oo. Still, kahit may nagawa kang mali, maging totoo ka, basta in the end, masasabi mo sa sarili mo, oo, nagkamali ako, pero naging totoo ako sa'yo. Totoo. Diba? Lalo na sa tawag dito sa nagkaroon ng kasalanan, ganyan. Siguro, naging totoo ako sa sarili ko. Yun. Oo, nagkamali ako. At sa partner mo, di ba? Nagkamali ako. Kasi malay natin, yung partner tanggapin natin. Tanggapin. Oo, tanggapin. Malawak yung pangunawa. Thank you sinabi mo sa akin. Thank you, ganyan. Thank you sinabi mo maaga. Hindi mo ako pinag-isip. Hindi mo ako sinamahan ng ilang buwan. Tapos habang kasama mo ako, meron ka palang kasinungaling yung ginagawa. Mm-mm.
So, diyan nakaka-relate ako. Yung kanta, how do you sleep when you lie to me? Correct. May cheat kailangan mo. Ganun. So, yun, pag, yung nagsinungaling sa akin, pag maliit na bagay, madali ako ma-amate. Pag maliit na bagay, yun lang lagi ko sinasabi. Sabi ko, sa maliit na bagay, nagsisinungaling ka. Paano pag malaki? Siguro pag malaki, itatago mo na yan sa bangko. Sa time deposit mo na yan. Tsaka pag sumabog na lang, tsaka ka na lang mag-i-explain. Ganun. Eh, which is pangit. Ako nakaka-relate ako dyan based on my personal experience. Parang yun yung isa sa naging, oh yes, parang yun yung isa sa naging cause. Parang may nagawang hindi okay, pero sa kanya walang problema kasi nga keso walang mali siya, ganyan. Pero nag-lie siya, nagsinungaling siya and everything. Tapos nung nalaman ko, syempre, nagpatong-patong na. Kaya sobrang lala na nung eksena. Pero kung tama yung sinabi mo, kung nung time na yon sana nagpakatotoo ka kahit nagalit yung partner mo, pero napag-usapan nyo at ma-appreciate. Kasi yung galit normal yun eh. Kasi syempre, di ba, may ginawa kang hindi niya gusto. Pero pag in-explain mo kung bakit, pwede ka naman pakinggan ng partner mo. Pero pag nagtuloy-tuloy at patong-patong na yung lies, kasi nungalingan, hindi na yun, ano, hindi na yun katanggap-tanggap. Kasi di ba, gaya na sa'yo mo, parang kumaliit, tas dun sa malaki, di ba? Yun yun eh, magdadagdag ng magdadagdag, dadami ng dadami, mawawala yung tiwala. Hindi ka na, kahit magsabi ka ng totoo, may doubt na yung partner mo sa'yo. So dapat, yun yung first rule, never ever lie to your partner, lalo na pag alam nyo na mali, huwag nyong gagawin. Tsaka pag gano'n, dumating sa point na siyempre, iniwan ka ng partner mo dahil sinungaling ka. Siguro, tawag dito, maging totoo ka pa rin sa sarili mo kahit wala na kayo. Pag may nagtanong kung ba't naghiwalay, sabihin mo, huwag kang matakot na ikaw nagkamali. Sige, sasabihin ko ngayon dito sa episode. Kasi po, kailangan sa sarili mo rin maging totoo ka rin para maging Correct. Totoo ka sa lahat. Totoo, kasi mamaya, chika-chika, dinedepend mo yung tao, swerte naman niya, walang dinedepend na nakagawa ng mali. Ah. Kailangan i-expose sila, pero ako naisip ko dead man na lang kasi. Totoo ko, naisip ko dead man lang kasi parang sa isip ko, ah, hindi naman ako ganun kasi ng tao, I alam ko naman yung worth ko as a person. Okay, at least alam, ano. Pero hindi ko naman ginawa yun ng agad-agad. Siyempre, dumaan ako sa healing process. Actually, ngayon, healing process pa din. Ako nag-heal na eh. Tapos ka na. Ay, pasabog. So, kaya pala, kwento ko lang, ano, mga kapamilya, pagka nakakasama ko si Seth ng live sa mga interviews, oo. Fairness, mabait siyang tao talaga. Kasi tinanong ko siya dati about sa mga ex-kaya. Sabi niya, ayoko na lang magsalita. Siya na lang ang tanongin niyo. Ha? Hoy. Communication tayo. Yun kaya ganun. Dapat maayos ng communication. Dating rule. Communication is kailangan din. Kailangan. Tawag dito, syempre, sino gusto kong kausapin? Ikaw lang eh. Oh, andito ako, andito. Halimbawa, sino yung, lalo na ang communication is napaka-importante sa akin. Number one, lucky. Kailangan ng good communication para sa good relationship. Diba? Pag nag-away, pwede naman mag-away ng walang sumisigaw. Diba? Pwedeng kalmado lang, pero mag-aaway. Pag nag-aaway kayo, magandang communication, magkasama kayo. Correct. Kesa diba? Cellphone, kasi pag-chat, hindi nyo alam kung paano. Mahirap. Pag nag-aaway kayo, better communication. Pag nag-aaway, walang aalis. Okay? Diba? Better communication, pag sobrang galit yung partner mo, tawag dito, kalma ka lang. Pag galit ako sa partner ko, sobrang galit ako sa partner ko, kalma lang ako, ganito mo. Manood-nood lang ako ng Netflix, hindi ko sasabihin sa kanya na. Kasi, pag may, ganito yan eh, pag mayroon tayong pinag-awayan, huwag na natin dadagdagan ng isa pang Away. Halimbawa, galit ako, sige, sa sobrang galit ko, alis ako, hindi ako magpapaalam, doon ako matutulog sa ibang bahay. Give time to your partner din, hindi pwedeng, oo, para huwag niyong sabayan yung isa't isa, pati kayo mag-flash. Ganon. Saka,
Huwag nang ano, yung, meron tayong, yung communication is number one. Kapag sana lahat tayo is, ako sinasabi ko rin sa sarili ko. Kasi meron din naman times na, siyempre nagmamahal ka lang. Kasi ba nga nagmamahal ka is bulag ka. Diba? Kaya, pag nagmamahal ka, nagagalit ka, nagtatampuan, nagsiselos ka. Minsan, tinutoyo kang wala sa lugar. Kasi nagmamahal ka, yun ang kasama sa pagmamahal eh, diba? Ang pagmamahal is nagiging perfecto siya kapag hindi siya perfect. Totoo yun. Yung totoong pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, wala naman siyang, walang perfecto. Sa buong span ng relationship nyo, tingin mo ba, walang, never nagwapuhan sa iba yung partner mo? Kumari, 15 years na kayo, never yung tumingin sa ibang. Kasi ano yan eh, di ba? Ay, still, kahit sa dami-dami na gwapong dumaan sa mata niya, ito pa rin. Di ba? At yan yung mga susi. Communication, tawag dito, communication, respeto, yan, trust, yan yung mga sikreto. Paglaki nyo at nagkameron na kayo ng pamilya, siguro babalikan nyo na lang yung tatawanan nyo na lang yan. At doon nyo mabubuo na kahit, oh, sige, mag-out of town ka, mag-isa mo. Kamama ka sa mga friends mo, wala ka nang pakialam. Wala ka nang iisipin. Mag-out of town ka, basta umuwi ka dito yung mga anak mo, hinihintay ka. Yun lang sasabihin mo. Diba dadating sa point na yun lang sasabihin mo? Saka, ang saya nun, diba, isipin na, kasi ano yan eh, trabaho yan eh, yung love, yung relasyon. Correct. Dapat yan both parties yung kumikilos, hindi pwedeng isa lang. Tinatrabaho yan eh, para maging maayos bandang huli. Trabaho yan. Lahat ng struggle, pinagdadaanan yan. Ganyan. Pero pag, ano nyo, pag nagtagumpay kayo, dadating na lang sa point na, minsan nga, pag sobrang tagal na nung relasyon, madalang na kayo mag-usap. Alam mo yung ganon? Pag may trabaho, madalang na kayo mag-usap. May trabaho na kayo, isa't isa, madalang na kayo mag-usap. Minsan, tawag dito, ang message nyo na lang, sige, ganito na, tutulog na ako, ganyan, sensya na, wala nang time. Pero okay lang, kasi alam mo yun na sa sobrang tagal nyo na, parang hindi nyo na iniisip yung mag-away kayo. Ang iniisip nyo na lang is yung, uy, ready na tayo, papakasal na tayo. Peace of mind, important. Oo, peace of mind na lang. So, huwag natin pahirapan yung sarili natin. Saka yung, yun nga, yung communication na yan, sana ibigay natin yung magandang communication kapag may nangangailangan yung partner natin. Mm-mm. Yun yan. Tawag dito, kailangan hindi, babalik tayo dun sa, tawag dito, kailangan mag-adjust tayo. Totoo. Mag-adjust tayo. Kasi, ano yan eh, tawag dito, pagtutugma ng ano meet yan, halfway. Uh-oh, ng halfway. Yes. Yan yung lagi ko sinasabi, pero hindi niya naiintindihan. Yun. Sharing. Ganon. Correct. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo nalulungkot. Lahat tayo tawag dito. Pero ako kasi bilang lalaki, DJ Jai, in good side, not in bad side, still lalaki ako eh. And tawag dito, kapag nasaktan, kapag nagtampo, nasaktan ko yung isang babae. Babae yun eh, dapat hindi ko hinahayaan na nasaktan yun. Ganon. So parang ako medyo nasasabi ko sa sarili ko na pag ako, wala, nagsiselos ako, minsan hindi ko nalang sinasabi. Ganon, di ko na lang, sinasarili ko na lang, ganyan. Tapos, uy, pero mali din ko, yan ah, mali din hindi, yan. Kahit, kunwari, tawag dito, magsasabi ako sa kanya, uy, ganito, masasabihin ako, sinalas ako yung makaraan, di ko yan sinabi. Ganon, kasi alam mo yun na ako, tawag dito, kaya nga, ngayon natutunan ko ay, na magtira sa sarili ko eh. Kaya sabi ko kanina eh. Kasi pag may naramdaman ako, iniisip ko lang sa sarili ko. Ako ang nanunuyo sa sarili ko. Ako ang nag... Comfort. Comfort. Nagbibigay ng assurance sa sarili ko. Pinapalakas mo yung loob mo. Ako na lang. Oo. Tapos pag siya naman ang ano, andyan ako.
Yun lang. Kasi ayoko nang, ako rin yung taon, ayoko nang maging komplikado yung isang bagay. Ganun. Taray. Saka pero mali yun na. Sobrang hate ko yung magsasabi ng ayoko na, tuloy na tayo. Ay! Ayoko na. Sabihin mo yan, sana sa lahat ng may partner. Sabihin niya yan pag natin, sinabi natin. Decidido na tayo. Na. Kasi pag sinasabi po natin yan, eh, may tanong ako, sorry. Eh. Oo, nasasaktan, gets ko. Natatapyasan. Nasasaktan yung tao. Mm-hmm. Gets ko. Paano pag sinabi mo yan? Kasi yun yung totoo mong nararamdaman. At yun yung gusto mong mangyari. Kasi ikaw, sobrang di mo na kaya. Kasi sinabi sa'yo ng partner mo na ikaw lang may gusto niyan, ako ayoko niyan. No! Ano yan? Ganto yan. Sasabihin mong, ito ah, case-to-case basis yan. Diba? Dalawa lang yan. Yung partner mo, dalawang tao lang din yan. Sasabihin niya yung bagay na yon na ikaw lang yung may gusto. Kasi reverse psychology yan, guys. Reverse psychology yan. Sasabihin niya yun, hindi niya para mag-guilty ka. Oo. Kung mahal ka niya, hindi yun dapat ang rason. Kasi yun din ang gusto niya. Siya talaga ang may gusto nun. Kasi sinabi mo na yung nararamdaman mo eh. Dapat pag mahal mo yung isang tao, ako, pag sinabi sa akin yung partner ko na, oh, ayoko na. Matatakot ako. Matatakot ako. Na, bakit iwan mo ko? Ganyan, hindi ito ang solusyon. Pero pag reverse psychology yan, guys. Reverse psychology yan. Babaliktarin niya yung sitwasyon. Babaliktarin niya yung sitwasyon kasi... Para mag-guilty ka nga na, o ikaw, kung may gusto niyan, sige, ganun. Tapos dadating na sa point na siya na ang magagalit. Siyempre, ako, tawag dito, kahit pa paano, pigilan po natin kasi pag galit tayo, talagang pwede natin masabi yan eh. Diba? Lahat na nasabi natin. Pilitin natin pigilan yung sarili natin. Kasi kahit na tayo yung nasaktan, tapos nakapagsali tayo ng masakit, syempre, yung partner natin, nasasaktan din yan. Diba? Nasasaktan din yan sa lahat ng anggulong sasabihin mo. Diba? Pero pag sinabi niya yon na kung yan ang gusto mo, iba na yon. Siguro something, nire-reverse psychology niya yon o kaya hindi ka niya rin mahal. Thank you. Kasi, saka kahit yun nilang ano ah, ugali yun ang manipulative. Correct. Narcissist. Ugali yun. Ugali yun ang manipulative na tao. Yung ganon. Yung ibabalik niya sa'yo, yung sinasabi mo, ugali yun ng manipulative. Kaya iwasan po natin yun. Correct. Next tayo sa family tayo. Ang ganda ng topic natin. Sa mga gustong tumawag at humingi ng advice, dial the number that flashes on your screen, ano? Sharing. Family, sa family na. Last na yan. Family, ako kasi may naniniwala ako na tag dito. Ito ah, yung mga sinasabi ng mga matatanda sa akin. Hindi mo papakasalan yung babae, papakasalan mo yung pamilya. Oo. Saka yun kasi ganun. Dapat yung pakikisamahan mo, no? Saka hindi ka magpapakasal yung totoong kasal, hindi ka magpapakasal sa babae o sa lalaki. Siguro papakasalan mo yung pamilya. Nung ano. Kasi tawag dito, yung family is number one sa akin. Kailangan sa mga Pilipino. Opo, kailangan yung family is tawag dito. Walang problema kung nasan man estado ng pamilya. Pero kapag ako kasi yung pamilya ko, gusto, eto kami pero sobrang saya namin. Gusto ko sa isang pamilya is yung ganun. And then, tanggap ako. Yun, saka may respeto sa akin. Yun, yung nire-respeto. Marespeto. Saka yung alam mo yung pag may magandang pamilya kasi may proper guidance. Correct. Magandang upbringing. Opo. So, pag maganda yung pamilya, yung partner mo, asahan mo na may proper guidance yan. Ganon. Pag may nagtuturo, may merong gumagabay. May gumagabay. May, ang kakalabasan sa partner mo is, may good, ano siya, good treat siya dun sa ugali niya.
meron siyang something, disiplinado siya, 'di ba? At importante rin sa partner ko DJ is takot sa magulang. At nire-respeto yung magulang. Kasi may, pag yung partner mo hindi nirespeto yung magulang, medyo ikaw, paano pa ikaw re-respetuin? Correct. Kung di nga siya takot sa pamilya niya, baka sa ibang tao pa kaya, di ba? No. Saka, paano re-respetuin yung magulang mo? Correct. Dahil diba, ang respect in-earn yan, di ba? Saka, dapat hindi, dapat tayo mga partner, mahalin natin yung pamilya. Yun yun. Kailangan natin mahalin yung pamilya. At kailangan din natin ipakita sa kanila na karapat-dapat. Oo, ganun. Tatrabahuhin din natin. Saka kasama si, sa relasyon natin, hindi tayong dalawa lang. Kasama sila sa relasyon natin. In the end, pag nasaktan tayo, pag nag-away tayo, kanino tayo tatakbo, di ba? Sinong mga kasens ng away natin? Mga nanay mo, nanay ko. Diba? So, kailangan natin i-build yung relationship natin sa family ng isa para maging okay. Diba? Kasi may sa point, dadating sa point ng buhay natin na minsan, yung magulang ng partner mo sa'yo na magsusumbong. Diba? Pasawa yan. Late na naman umuwi yan. Pagsabihan mo nga yung anong yan. Yung hindi na mo pagsabihan. O, diba? Which is, ang laki ng tiwala sa'yo ng pamilya. At doon din, huwag mo sisirain yung tiwala ng pamilya. Correct. Diba? Huwag mo sisirain kasi tinanggap, pag tinanggap ka nila ng maayos, welcome na. Ganun. Sa kagalangin natin, still, mas matanda sila sa atin at magulang sila ng partner natin. Galang, respeto, at di mawawala yun. Totoo. Ay, palakpo ka naman natin ang dating with said Kitili. In fairness naman sa'yo, naak na aliwa ko. Pwede mo nang tanggalin yung ano, background mo na yan. Pwede mo na siyang shonggalin. Oo. Fairness. Naaliwa ko, alam mo. Pero naaliwa ko, and at the same time, napipikon ako sa'yo, nak. Kasi, parang, ba't ngayon lang tayo nag-usap ng ganon about doon? Sana na-adjust ko yung sarili ko na hindi ako galit lagi. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Wala. Hindi dito. Hindi ito ang oras. Para. Sorry. Yon. In fairness, hindi ang dami kong learning. Ang alam ko lang may nangyari sa iyo, merong nanakawan. Nanakawan ka lang dun sa shop namin. Iba 'yon, iba 'yon. Nanakawan yung shop namin, iba 'yon. Ano? Ayoko na magkwento na lang ano. Sorry. Hindi, pero yun, pero okay ka na, DJ. Walang... Okay ka na. Okay na ako. Okay na ako kasi dumating na ako dun sa punto ng matagal ah, parang 5 months bago ko na feel talaga na ay enough na, tama na. Hindi na nakakatulong sa sarili ko. Kailangan ko nang mahalin yung sarili ko naman this time kasi feeling ko na invalidate ako, feeling ko hindi ako worthy as a person dahil sa nangyari. Tapos lahat ng sinasabi mo nga kanina dun sa dating rules mo, parang ginawa mo naman, trinay ko namang subukan, pero may mga iilan doon na hindi kasi ngayon na napagkwentuhan, ngayon na natutunan at narinig mo sa iba, pwedeng sa susunod, pwede mo nang i-apply. Pero nung nandun ka sa situation na ginagawa mo yon, nung nangyayari yon, yun nga eh, kayong dalawa lang yung makakatulong sa inyong dalawa, pero bilang tao, ikaw minsan nagkakamali ka at hindi mo naman matuturuan yung damdamin mo sa moment na yon. So, kaya nga kailangan talaga laging maging careful sa lahat ng action. DJ, ano? Ay, isa rin sa amin sa akin sa mga magpa-partner dyan. Siguro pag nag-away kayo sa inyo na lang, huwag yun ang papadaanin. Ako, isa sa pinaka-correct. Sa maraming tao. Correct. Ganun yung ginawa namin. Parang sa amin, tayo ang mag-usap. Hindi dapat pang ibang tao yung mga. Pero isa sa gusto ko namang advice sa lahat, parang feeling ko, kapag may matindi kayong pinagdaanan or pinag-awayan, ako yung mga kwento natin, kaya nabanggit natin kayo na, siguro ako, based lang sa natutunan ko, pwede nyo bigyan ng time yung isa't isa para hindi kayo parehas mainit at pag kalmado na kayo, dun yung pag-usapan. So, binibigyan mo ng time ngayon? Wala na, tapos na, ang tagal ko na nagbigay ng time, no? So, talaga nag-let go na ako. Sinabi ko na talaga, ang mga katagang, tama na to, thank you sa lahat. Enough na to, hindi na po pwede. Hindi tayo, ano.
Tapos, abutin tayo ng Berman. Pero it doesn't mean, DJ, it doesn't mean na enough na. Hindi enough na sa kanya. Enough hindi, na sa kanya. It's about time mo, para... After 5 years, mag-cross ang landas ka ulit. Hindi natin alam. Paano yun? Eh di maswerte siya kasi sobrang yaman ko nun. Hindi, pero feeling ko totoo, enough na muna ngayon. Feeling ko, alam mo yun, yung dahil sa mga nangyaring away, sa mga nangyaring sagutan, salita ang hindi magaganda, nasaktan niyo yung isa't isa ng todo-todo. Feeling ko tama ka, pag dumating yung time na yun, wala na talaga yun sa isip nyo at nakita nyo naman na nag-grow, nag-prosper yung isang tao, feeling ko hindi imposible kung talagang kayo para sa isa't isa. Kung mahal nyo talaga isa't isa at kayo ang itinadahana. Kayo talaga, di ba? Tama. Malay mo, kayo din. Nung destiny na para talaga sa'yo, di ba? Pagdating ng araw, bata ka pa naman. Mag-iriyak ka tapos na ba ako? Mag-invite ka na para sa ako bago mong single sa Lyric and Feel. Ayun, sa lahat po ng sa lahat ng pamilya natin. Kundi ikaw, and siyempre, abangan nyo po ang Lyric and Beat na palabas na po yun sa I1TFC. Abangan po natin, supportan po natin. Sobrang ganda po nito at makaka-relate kayo. Siyempre, marami po akong kasama dyan. Andra Brillantes, Darren Espanto, AC Bonifacio, Kylie Chari, Jeremy, Angela, Sheena, Aura. Queens, at marami pa pong iba. So, yun po. Thank you. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Thank you sa mga words of wisdom. Thank you kasi ang galing lang. Kasi syempre, di ba, pagdating sa mga ganyan, may kanya-kanya tayong kaalaman. Di ba? May kanya-kanya tayong na-ishishare. Di ba? Meron tayong, hindi mo pwedeng sabihin dahil ikaw yung mas matanda, ikaw yung mas may edad, ikaw yung dapat laging pakinggan. Pero napansin mo, parang nakinig ako ng nakinig sa lahat ng sinasabi mo. And I'm sure yung mga listeners natin sa podcast, sa Hotspot the podcast, na natuto din sila today. Dahil tayo nga po ay napapakinggan na rin sa Spotify, Apple Podcast, at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Makita-kita tayo every Tuesday and Thursday. Dito lamang po sa facebook.com/ABS-CBN Network. Kasama si Seth Petelin. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. Ito ang Hotspot LAVE. Live na live! Bye! Bye!